Hello po mga Kalingap, welcome back po sa aking YouTube channel, Kalingap Dan. So ngayon po ay makakasama natin si Dana na kaka-uwi niya na po. Ay kaka-out niya pa lang po sa school, kaya susunduin natin siya. At kakamusta yun dahil matagal na po tayo hindi nakakapunta kay Dana. Si Dana po ang kapatid ni Totoy na binigyan po natin ng bike. Kaya ngayon po ay mag-uukay-ukay tayo ni Dana. Bibigyan natin siya ng mga bagong damit, mga kailangan niya. At syempre, pang-allowance po ni Dana. Kaya let's go, tara mga Kalingap. So, hello Dana. Hello po. Long time no see ulit. Siya po. Kamusta? Okay lang po. Ano, kamusta ang school? Okay lang po, change subject na naman tapos. Ano na, second sem na to? Apo. Kamusta yung first sem mo? Okay naman po, matatas naman po yung... Wow, so pasado lahat? Apo. Nice. Tapos after na itong sem na to, second year ka na? Second year na po, 5 months lang po ito. 5 months na lang? Apo. Di ba ang bilis lang ng panahon? Apo. Tapos naman. Okay na yung ano mo, ipin mo, di ba nagpapunod ka? Siya po, so, okay. So, okay ka na, mumingiti ka na. Opo, sabi nga. Nakita ang ipin. Sabi nga po nila, mangumiti ka na kahit minuto daw po ang umiti. Maganda na yung mingiti mo. Ilan dyan, ano dyan, pustiso? 4 po, yan po. Papat. So, magkano lahat ng inabot? 1-4 po. 1-4? Opo. And, kamusta naman ang ano mo, pag... allowance sa pagpasok mo araw-araw? Okay, dati pa din po din ako. Sina mama mo, nakakapagbigay pa na naman? Opo. Tapos ngayon po kasi ano po, tapos na po yung ginagawa nila papang bahay po. Wala po. Kahapon lang po yan tapos. So ngayon po, maghahanap naman po din tatanakan. Ah, so kakatapos na nung... Opo. Ano, so kampanya yan, wala ang trabaho ngayon si papa mo. Opo, tapos may sakit po. Nung nakaraan po, kakaano na walang kosalan na po. Sino? Si papa mo? Opo, maulan po kasi sa mga. Kaya nga, maulan tapos maaraw, di ba? Opo. Pero tuloy-tuloy yung trabaho niya. Opo. Paano yan? Kamusta yun si papa mo? Okay naman na ngayon po, nag-ubo na lang. Ubo na lang? Sipon sa panahon daw po, papa. So, nung mga nakarang araw ay hindi kayo masyado nag-iisip ng pang-araw-araw niyo kasi may work si papa mo. Opo. So, ngayon, back to dati na ulit. Pero, marami naman yata din makahanap si papa mo. Di ba nag-uuling naman siya? Opo, kailan po pag-ulan po pas. Nga eh. Tapos di ba makapaglaot ulit? Opo, malakas po kayong hangin. Ano si Totoy? Ano ginagawa ni Totoy? Nandun po sa bahay, nagre-review po yun at nag-exam po sila. Kamusta yung bike ni Totoy? Okay naman po. Nung nakaraan po, ginamit ni papa one time pagpunta ng trabaho. Kaya lang po, isang beses lang po at nasakit po sa tuhod. Hindi nasanay yata mag-bike si papa mo. Ano, masaya si Totoy? Tuwan-tuwa siya sa bike? Opo, ginagamit niya po sa ano, pagpasok sa school. Ano naman, inaalagaan niya? Opo. Nung Saturday po ata, nilugasan po kasi daw po. Maputik po kasi dito sa school nila. So, nililinis niya? Opo, inilugasan. Ayos pa rin si Totoy. Iniingatan niya yung bigay ko. Ngayon, Dana, ay mag-ano tayo? Ukay-ukay. Gusto mo? Sige po. Ano ba ang mga kailangan mong damit or mga kailangan mo pang ano, gamit sa magagamit mo araw-araw? Sa akin po, wala naman po masyado. Civilian ka ba? Civilian? Okay, naka-uniform kayo pag pumapasok. Monday po, uniform po. Ay, isang... Once a week lang ang uniform nyo? Ano po, depende po sa'yo. Tapos po, kapag ano po, Wednesday, kagaya po ngayon, ano, wash day po, pwede po mag-colay. Ilang beses ba ang wash day niyo sa isang libro? Once lang po. Ah, isa lang. So, madalas kayo naka-uniform? Pwede po white t-shirt or white, mga ganun po. Okay. And ngayon, Dana, ano ba mas kailangan mo? Kaya gusto mo ba mag-ukay or may mas kailangan ka tingin mo na mas ano, magagamit mo? Or okay ka sa ano, ukay-ukay? Gusto mo? Okay na po. Mas gusto mo yan? So, mamimili tayo ng mga damit na para sa'yo. Apo. Okay. Kain muna tayo. Kaka-out mo lang ngayon, di ba? Apo, galing po. Wala ka nang pasok mamaya? Wala na po. 8 to 9.30 lang po ngayon. 8 to 9.30 lang. Uwi ka na niyan. Apo, after po. Saka na, hindi ka na dumadiretso sa mga ano, gala-gala with your classmates? Depende po. Nung nakaraan po, naglakad na naman po kami galing. Nagpunta po kami SM, nilakad na naman. Walk trip kayo ah. Marami naman yata kayo, no? Apo. Masaya naman pag madami. So, nag-SM kayo, tumatama nag-SM. Apo, every ano po, pag wala na pong klase. Hindi ka naman nag-skip ng class. No, sige, tap. And mga Kalingap, nandito na tayo sa ukay-ukay. Napakadami pong pwedeng pagpilian dito. May mga bag pa, Dana. Kailangan mong bag. Pag may nagustuhan ka.
kapag... So, ano din na si Totoy. Hanapan mo, ah. Para kay Totoy. So, go, Dana. Magsimula ka ng mag-shopping sa Ukay-Ukay. Gano'n ka kadalas nag-ukay, Dana? Ano lang, bihira lang po. Matagal na po yung last kapag lang po kasama si mama. Ah, si mama mo nag-ukay din? Okay. May hindi kayo mag-ukay? Opo. Ay, bihira lang din. Gusto bihira lang. Pero gusto niya nag-ukay? Opo. Mga ilang oras kayo nag-ukay-ukay? Kapag po si mama ang kasama po, matagal po. Grabe. Alas isa-isahin na po yung mga talaga? Damit. May nakukuha naman kayo? Opo, meron naman. Tsagaan lang talaga mag-ukay. So, go. Go, Dana. Kunin mo yung mga kailangan mo. Ito tayo mga kanyang. Sa sentro. So, habang si Dana po ay namimili para sa kanila ni Totoy, maghanap din po tayo ng mga pwede nating magamit. Ito, pang Hong Kong. Kaso hindi tayo kasama sa Hong Kong. Kaya, next time na lang. Pero maganda tong kapal. Mga pang ano pala dito. Pang mga winter ang mga jacket dito. Ito. Ay, Dana, bagay sa ito. Diba? Mag-stand out ka niyan pag nainong suot mo. Pag titingin ang kanila. Oo. So dito mga kalimp, kompleto po. Organized din. May mga pants. Tapos dami sapatos dito. May mga pangbata, mga matatanda. Mga kalimp. So, may nahanap ka na? Kay Totoy po. Kay Totoy lahat yan? Ito po, meron po akong isa. Ah. Sige. Magugustuhan kaya ni Totoy mga pinipili mo? Apo. Alam mo naman ang mga gusto niya? Baka sabihin niya, pambata ang pinipili mo. Di naman po. Kasya naman yan. Apo. Para maliit. Kasya ba yan? Ito po. Oo? Apo. Niyan bitin? Apo. Sure ka? Sige. Ano, nahihirapan ka mamili, Dana? Opo, ang hirap mamili kasi po, kapag si mama po yung kasama ko, nasa lipo siya kung ano yung dapat kong kunin o sa hindi. Bakit? Kung ano yung mga kailangan niya lang? Opo, tsaka po ano po, siya po kasi nagtitingin kung okay po ba yun. So paano yan? Wala si mama mo? Nahirapan ako kung pumili, pero okay naman po. Sige, tutulungan kita kung ano, kung bagay sa'yo or magtanong ka lang sa akin kung okay ba siya. Kahit di ako magaling sa ano, sa mga babaeng ano, sige fashion. Po. Nagpo ako ng isang skirt para kapag po siya inuot ko po siya. Sige nga, sukat mo mamaya. Mamaya. So si Totoy, okay na yung ganyan. Pantalon lang. Opo, wala po kasi. Walang shirt. Ang panlalaki. Sayang. Ah, sombrero. Nagsusombrero si Totoy? Hindi. Pants po, tapos shorts. And gusto mong ano, kuhanan din ng konting damit si mama mo? Alam mo. Mama po, nagtitingin. Ah, sige, kunan mo. Sige. Para kumpleto at matuwa si mama mo. Alam ba niya na nag-ukay tayo ngayon? Opo, sinabi ko po kahaan. Oh, buti hindi siya nagsabing sasama siya. Kasi hindi naman po. Kasi may hindi kayo mag-ukay. Hindi naman. Saan po kasi po karamdam ni mama? Oh, may sakit pa rin si mama mo? Paus po, sa ano po ata. Kamusta yung ano niya? Ano ba yun? Balikat? Na, hindi po siya maitaas. Hindi na naitataas. Dapat mapacheck up na si ano, si mama mo. Sige, hanap ka lang dyan. Okay, medyo nahihirapan po si Dana, pero na natutuwa naman siya. Masaya ka naman na nahihirapan. Nalilito po siya, ang dami niya po kasing choices dito. Si mama mo, gusto niya ba mga ano, mga blouse, gano'n? Mga gano'n po, pero maano po kasi siya sa kulay. Ayaw niya daw, fighting daw po kasi siya. Ayaw niya ng mga pang... Masyadong pang matanda ka. Ay, pang matanda. Matanda daw po siya. Nahirapan po akong maghanap. So, para kanino na hinahanap mo? Kay mama po. Kay mama? Eh, sa'yo, meron na? Okay ka na? Isang pair na lang po. Sige. Saan mo naman gagamitin yung mga hinahanap mo? Sa school po, yung pang... Ah, pwede mo pampasok yan. Apo. Tama yan, para magamit mo. Yung mga dress ba na nabigay ko sa'yo dati, nagagamit ko sa school yan? Apo. Pwede mo naman, pwede naman kayo mag-dress, di ba? Apo,
Kuya, pwede po magtanong. Ano po yun? Saan po ang fitting room po? Kuya, saan daw po ang fitting room? Doon. Hindi kasi ako bantay dito, Dana. Ay! Pinagkakama lang mong bantay, ha? Sige po, thank you po. I'm sorry po. Grabe ka, Dana. Sige na, fit mo na yan. Okay po. Doon daw po. Buti na yung ni Kuya. Ayan mga kalingap, si Dana po ay nagsusukat na ng kanyang mga napili. Grabe. Pinagtripan tayo ni Dana. Pinagkama lang tayong bantay. Mukha ba akong bantay mga kalingap? So waiting lang po tayo dito. Ito mga kalingap, ang unang outfit ni Dana. Grabe ang Korean. Ano, Korean outfit ba yan? Ah, ayos ah. Pwede sa malamig na weather. Sakto. Mahilig ka sa ganyan outfit, no? Opo, yung mga pang-conservative na balot na balot. Pero ang tawag dyan sa Korean, hindi ko alam yun, ha? Galing. So, okay yan? Okay, sakto. Sige. Ano pang susutin mo? Next, anong outfit naman yan? Pants po. Pants naman. Saan naman yan? Hindi na, anong bansa yan? Ayun. Sige. Yan, second outfit check ni Dana. So, anong masasabi mo sa outfit mo ngayon? Paki-explain. Lahat pa makagawa kayo more on conservative. Okay naman yan kasi sa school mo naman gagamitin, di ba? Hindi naman pwede yung... Basta pong yung pants extra. Pwede pong gamitin ni mama. Ah, pwede gamitin ni mama mo yan? Kasha yan sa kanya? Opo. Tsaka mukhang ano siya, komportable, no? Maano pa, press ko yung... Press ko siya gamitin. So ano, inspired by ano yan? Sino... Pasok lang po sa isip ko. So ganyan po ang ano, fashion style ni Dana. Bagay naman. Okay? Okay yan sa'yo? Gusto mo? Okay, sige. Yan ang pinakabagay sa'yo, Dana, sa lahat ng napili mo. Pero lahat naman bagay, pero mas, yan ang mas gusto ko. Bagay. Astig, ha? Maganda yung combination mo. So, para din siyang Korean. Opo. Korean outfit. Mahilig sa... Mahilig ka ba sa K-drama? Opo. Kaya pala, eh. Kaya pala ganun yung mga outfit mo. Sakto naman, malamig ang panahon ngayon. Opo. So, okay yan? Ganda. Po mga napili ni Dana para kay Totoy, shorts at pantalon. Ito ay ganito siya na rin, diba? So, babayaran na po natin. Ito po yung mga outfit ni Dana. Gusto mo naman yung mga pinili mo? Lahat naman yan ay gusto mo. Dana, satisfied ka ba sa ating ukay-ukay? Kaya ang padalap mo kasi napangmahal. Okay lang yan, minsan lang naman. Nagustuhan mo naman lahat, di ba? Ang mahalaga is na-enjoy mo. Natutuwa naman sila mama mo niyan. Gamitin mo yan, ha? Sa mga pangpasok mo pag may lakad ka. Thank you po, Kuya Dana. Thank you so much. Ayun mga kalinga, bago po natin ihatid si Dana, ano muna? Garianda muna tayo? Ano? Fruity muna. Hindi ka mahilig sa milk tea? Same lang. Tama lang po, parehas lang po. Okay, so, ano Dana, kinukwento mo kanina, nag-apply ka ng part-time job? Opo, nung ano po kasi may nagsabi po sa amin na nagkukuha daw po ng part-time yung dyan sa may Central Plaza Mall. Okay. Doon po sa may store, sa department store po ng HP. Then po ano po, nagtanong po kami doon po sa customer service po kung nagkukuha po sila ng part-time. Wait lang, pindutin mo yun. Blue ulit yung blue. Masimula ulit po? Hindi. Angat mo ulit. Malakas kasi. Yan. So yun, part-time. So nung may nagsabi po sa amin na nagkukuha ng part-time doon sa Central Plaza Mall. Then ano po, nagpunta po kami, then nagtanong po kami sa customer service po kung nagkukuha po sila ng mga part-time po, kung nagkukuha pa po. Kasi po madali po nag-a-apply din. Tapos, sabi daw po, oo daw po, edi nagawa na po kami ng resume, ng information po. Tapos, pagbaba po ulit namin, kasi po doon po kami sa taas gumawa ng resume, kasi po may internet. Then, pagbaba po ulit namin, sabi daw po, ibigay daw po yung schedule namin sa school. Ay, hindi din po ata para sa amin yung trabaho po, kasi po may isa pa po kaming subject na walang schedule. Kaya po sabi po baka po maging complicated po yung oras. So, kasi po every Tuesday, Thursday po ay may 7 PM plus po kami. Kaya po baka po mag-complicated. Anong work ang papasukan niyo dapat?
more on mag-assist lang. Depende po sa ano po, sa kung ano po yung mga skills na makikita po sa iyo. Pero ano yung papasokan yung store? Good convenience store? Opo. Ah, okay. Parang doon kayo sa loob, mag-assist. Opo, ng mga anak po. Part-time siya. So, ba't naisip mong mag-apply ng ano part-time kahit nag-aaral ka na? Kasi po, ano po, para po may income na din pong ano, aasahan every ano po. Wow. Every month. Kaya lang po ano. Tapos hindi pa po yun alam ni mama. Hindi po ako nagsabi na. Basta yung parang on the spot kayo nag-apply. Opo, kasi po sabi ko po. Na sa mindset ko po kasi ay, ano po, sayang po yung may mga vacant time po baga ako. Tapos nasa diet. E di sabi ko po, e di yung vacant time ko po ubus, buhos na lang po doon sa my work. Kaya lang po, baka hindi po talaga para sa ano. Baka nga, no, kasi mayroon pang schedule. And nakuha mo na yung schedule mo ngayon? Opo. Ay, pero ano po, yung isang subject po, wala pa po talaga. Wala pa rin talaga ngayon. Baka hindi talaga sa, para sa inyo. Pero ano, ang galing nang naisip mo na yung mga vacant time mo is gusto mo na lang pumasok sa part-time doon sa store para productive pa din yung oras mo, no? At saka may ano nga, may income. Every ano po. Ano po ata, 3.50 po ata daily, ay 8 hours po, 8 hours. So paano yun? 8 hours ang pasok mo doon? Eh, paano kung sakaling natanggap ka, ilang oras ka lang papasok doon? Depende po ano po sa araw po. Depende din po sa schedule ko po sa school. Ay every ano po, Monday po, half day lang po ako, kaya po ano. Tapos okay. Tuesday, Thursday lang po ang full load ko po. Tapos ngayon po, ano po baga, hanggang 8 to 9.30 lang po. Edi po yung maghapon ko po, sayang po kasi yung pamasahe. Isipan ko na lang pong AR. Galing mo naman, Dana, instead na yung free time mo is lumabas na lang, di ba? Or umuwi na, mas naisip mo gusto mong magtrabaho. Para may ano, may income, may ano ka, sideline. Kaso nga lang, hindi siya... Baka hindi po talaga para sa akin. Pero naghanap talaga ng part-time job? Opo. Nung ano po, naghanap po kasi po ano, iniisip po din po kasi sila mama kasi po. Masyado po bagang gaya po ngayon, nagbago na namang subject, hindi may mga kailangan na naman po. Eh, nung kahapon po, sabi ko nga po talaga kailangan ko maghanap kasi nga po kahapon, ay nagbago pong subject, di ba? Tapos may kailangan kami book, edi sabi ko, kailangan talaga ng ano, ng part-time para po ma-provide yung kailangan. Mga ganun po. Para po di na kailangan maging mama. Galing naman. Masyadong matured lang ano, iniisip ko. Ayun, Dana, nakaraan, di ba, sabi ko sa'yo, yung kustiso mo, ibibigay ko sa'yo or mapa-abunuhan mo muna. Kaya ito na ang pangako ko sa'yo, Dana. Magkano ba ang kailangan mo sa ano, para sa libro? Sa ano po kasi sa, di ba po, sa pag-online po kasi mas mura. Alam po, nagtingin po ako kagabi ay sold out po yung murang ano, version niya, yung 2022 po kasi ang kailangan namin. Kaya lang, di sabi ko, mahintay na lang po akong mag-stock sila para po hindi po akong magbili sa mga department store kasi po mahal. Magkano ba pag sa department store? Nasasabi po daw po yun, sabi po ng teacher. Pala, ano po kasing book, pang-law. Ah, okay. So, ganun siya ka, ano, kahalaga. Kasi yung mahal. Paano yung wala ka pang libro ngayon? Okay lang naman po. Nung need lang po kasi namin ng libro kasi po. Di ba po, attorney po kasi yung teacher namin. Di po, nahirapan po kaming sumunod. Kaya po sabi daw, kung para mabilis daw pong matuto, para din po makapag-self-study, mag-provide daw po ng book. Bawal kayo mag-share sa mga classmates mo? Pwede naman po, mag-share po kami. So may subject ka na ng law? Ano naman ang natutunan mo sa law? Wala pa? Big-start na ba? Hindi pa naman po, nag-orientation pa lang po kahapon. Grabe, parang ang hirap ng subject na yun, ha? Yung nga po, kinakabahan pa ko sa subject na yun. Kasi mong dapat i-memorize. Mga batas po, mga articles. Ano ba ang course mo ulit, Dana? Business ad po. Sama pala yung course mo sa ano? Opo. Yung law sa Obligo. Course mo? Ito, Dana, allowance mo. O, 1-4. Nabalik ko na yung ginamit mo sa prostiso mo. Ayan, may allowance ka na pang pasok mo. Okay, thank you po sa ano po. Tinutaw niyo po talaga yung sawing babalik yung sa inang abono po noong sa naunang. Hindi ko naman nakakalimutan yung mga ano, mga sinasabi ko sa inyo, yung mga promises ko. Kaya ayan, makakatulog yan sa ano, pagpasok-pasok mo. Apo. Tas ay bukas po pala pagbalik ko sa school. May nareseta po kasi kailang mamang gamot, kaya po sabi ko bibiliin ko po. Bibili kang gamot? Kasi po, nung kahapon daw po, kahapon po nagpa-check up sila mama. Tapos si Papa, eh, may mga nareseta po, hindi bibili ko po yung ano. Ayun, magbibili mo yan ng gamot? Opo. Baka kulang pa yan. Hindi naman po ata. Sobra naman. May matitira pa para sa'yo?
Meron pa po. Anong gamot ba yun? Para saan? Hindi ko po nakita. Binigay lang po sa akin yung sila? Sa may barangay po. Pinadala lang po naman may mga resetang. Marami ba yan? Ewan ko po. Hindi ko po kasi chine kanina pag ano po. Pero kasya naman na yan. Apo, kasya naman po. Ito. Okay. So yun, thank you Dana sa pagsama at pagbibigay mo ng oras sa ating vlog. Gusto mong sabihin sa mga nanonood? Thank you po sa panonood po sa pag-supportan niyo po sa may kila Kuya Dan po. Maraming maraming salamat po. Nasa iyo din po, maraming maraming salamat din po Kuya Dan. Thank you din po doon po sa pagkukay po natin may mga bagong damit na naman po. Tapos ano pa dito po sa 1-4 po, may pang-allowance din po ako ng mga 1 week, mga ganun po. Tapos may yung kung saan nareseta nila mga kay mama, kaya mabibili ka na din po. Okay, thank you Dana. Bye-bye. Thank you po. Nag-enjoy ka naman ba? Apo, sobra po. Ayun mga kalingap, tapos na po tayo sa ating vlog kay Dana, sa ating pag-uukay, at magbibigay din po ng allowance para kay Dana. So salamat po sa mga nanonood at sumusuporta sa aking YouTube channel. Sana po ay huwag kayong magsawa ang para po tuloy-tuloy ang ating pagtulong. At maghahanap pa po tayo ng mga bago nating matutulungan. Salamat po sa inyong suporta mga kalingap. Sa mga gusto pong magpabot ng tulong, message kayo sa Facebook page Kalingap Dana. Thank you po. God bless po sa inyo.